purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At muli po, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Hininga, salamat po sa Diyos. At tayo po ngayon ay patuloy na magpupuri at sasamba sa Panginoon. Pasimulan po sa ating pag-awit. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yes, God, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan aking nakaraan. Di man karapat dapat, man karapat dapat pagtiwalaan. Salamat at ginamit sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa kanya. Dulot niya ay ligaya. Minsan pa po, aming Diyos na mahabagin. Salamat po, Panginoon. Kinalimutan aking nakaraan. Di man karapat dapat pagtiwalaan. Salamat at ginamit sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa kanya. Dulot niya ay ligaya. Walang katulad ang Panginoon. Walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa kanya. Wala na kong mahihiling pa. Siya kasapatan, dulot niya ay ligaya. Sa huling pagkakataon po, walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa. Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Salamat nga po, Panginoon, sa walang hanggang ligaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil sa huling araw, Panginoon, ng taong 2019, Panginoon, patuloy naming nararanasan yung katapatan mo sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat para sa walang hanggang Ama. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na nasa langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy nga, Panginoon, na aming dalangin ngayong umaga, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa darating pang taon, O Diyos, ikaw lang, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Wala nang iba, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, patuloy, O Diyos, ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran, Panginoon, pagluwalhati at pagsamba, Panginoon.
sa inyo po namin binibigay, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng papuri, kalwalhatian at pasasalamat, yes. O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus. Isang magandang umaga po, isang bagong umaga sa bawat isa. Amen. Ako po si Pastora Eloy Samutel, mula po sa DFC Chaong. At nasasako po ito ng District 6. At sa umaga pong ito ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, marami pong salamat na minsan pang magamit mo, O Diyos, upang magbahagi ng mga salita. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko po ito ng naaayon sa inyong kalooban lamang, Panginoon. Walang bahid ng kasinungalingan, kundi katotohanan. Amen. Tulungan mo po ang aking puso na maibahagi ito ng may sinseridad. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron, umpisahan ko po ang aking ang mensahe ng Diyos na dadalhin ko sa umagang ito sa pamamagitan ng isang quote. Ang sabi po dito ay, "Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role. It's always about the goal." Totoo nga po na ang bawat tagapanguna o ang mga pastor ay dinadala sa iba't ibang lugar hindi upang maging leader in position, kundi maging leader in permission by God. At laging hindi tinuturo sa atin ng ating mga tagapanguna na lagi ang kapurihan, ang kaluwalhatian ay ibigay sa Diyos, at itutuon lagi natin ang ating ituon natin yung ating pananalig at pananampalataya na laging nakatingin kay Jesus. Ano po? Ngayong umaga ay pagbubulayan po natin ang salita ng Diyos sa 1 Korinto Kapitulo 4, talata 1. Ang pamagat po nito ay ang katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Inuulit ko po, katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Mula sa Korinto 4, 1. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ulitin ko po muli, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Napakaganda po ng talatang ito, at ito po yung lagi kong pinagbubulay upang ako man bilang tinawag ng Panginoong maglingkod sa kanyang ubasan ay makasunod dun sa mga naunang naglingkod at naging tagapanguna ng isang iglesia, pinagkatiwalaan na pangunahan ng isang iglesia. Ito man ay maliit sa paningin ng iba o malaki. Ano po, ang aming iglesia sa kabatang ay maliit lang po. Kapag po Sunday, kami ay umaabot lang ng 40 to 50. Sa 13 taon po ay marami kaming napuntahang bahay, panghayuan. Pero nakita ko po na talagang hindi ito sa bilang, kundi ito sa mga taong tunay na nagtiwala at naniwala sa mensahe, sa hiwaga ng mensahe ng Diyos. Ayan. Ang sabi po dito ay, ang mga tunay daw pong katiwala ng Diyos ay ang pinakamahalagang basihan ng kanilang pagiging leader ay yung pagiging tapat sa mensahe ng Diyos. Hindi po ito nakasalig dun sa tinatawag nating, gumawa po ako ng acronym, yung pong ACTS na ginagamit natin sa pananalangin ay binigyan ko po ng ibang kahulugan base po sa i-reveal po sa akin ng Panginoon. Dun sa ACTS, yung pong A dito ay sumisimbolo sa authority o yung ating, yung kapamahalaan na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Ano po? Ang bawat lingkod po ng Diyos ay may permiso. Ano po? Kaya nga po tayo binabasbasan, inoordain, talagang yung binabautismohan ng banal na espiritu, binabautismohan ng tubig, at ang lahat po ng bagay na may patungkol sa paglilingkod ay ginaganap. Ngunit ito po isang bahagi lamang. Yung kapamahalaan yon ay isang bahagi nga lang po. Pangalawa naman po ay yung C. Tinatawag ko naman po itong connection o yung tinatawag po natin kaugnayan sa Diyos. Doon po pumapaloob yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos at yung ating pananalangin, pag-usap sa Panginoon. At medyo malalim po ito. In general, pumapasok po ito sa
sa Juan chapter 15 verse 4, ano po, tunay nga po na hindi tayo pwedeng himiwalay sa Panginoon. Sa ating paglilingkod, laging naandun ang Panginoon para manguna sa atin. Hindi pwede tayong hindi nakakonekta sa Kanya. Kaya salamat po sa Diyos. At yun naman pong TI task o yung tungkulin natin sa Diyos, kung saan ka tinawag. Anong ministeryo ba ako tinawag? Meron pong nangangaral, meron pong nagtuturo, meron pong ginagamit sa pag-worship, mga worship leaders, dancing ministries, service, iba't ibang bahagi po ng katawan ni Kristo. Ito po yung tungkulin natin sa Diyos. At ito pong tatlong ito ay yung pong panghuli. Ito po yung S o tinataad. Nilagyan ko po siya ng sincerity o yung sinceridad sa mensahe ng Diyos. Para po sa akin, ito po ay pinanghuli ko, pero ito po yung dapat ay mauna. Kasi po, yung una, yung authority, yung kapamalaan na nagmumula sa Diyos, at yung connection natin sa Diyos, at yung tungkulin natin sa Diyos, ay ginaganap din po ito ng mga bulaang propeta o ng mga bulaang guro. Pero may isang bagay po na hindi makikita sa kanila, na taglay po ng mga nasa katotohanan na umiibig sa tunay na mensahe ng Diyos. Ano po? Ito po yung sinseridad sa mensahe ng Diyos. Habang sumusunod po ang isang tagapanguna o isang leader sa salita ng Diyos, dalawang bagay ang nadidevelop: ang matibay na relasyon niya sa Diyos at ang kredibilidad niya bilang leader. Ang kredibilidad po bilang leader ay hindi naman po sabay-sabay na naa-attain. Ano po, habang naglilingkod tayo, maraming idinadagdag ang Diyos, marami tayong natututunan sa ating paglilingkod. Bilang mga tagapanguna, tayo talaga yung unang tinuturoan ng Panginoon bago natin isalin sa iba. Ano po? At hindi po, yun po yung pagkakaiba nga po, na hindi makikita dun sa mga bulaang tagapagturo, yung sinceridad. Sinceridad sa mensahe ng Diyos. Hindi mo kinukulangan, hindi mo dinadagdagan, hindi mo binabaluktot. Ano po? At ang sabi po dito sa 2 Timothy 2:15, ito po yung aming life verse nung sa Bible school. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Lagi po tayong nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Ano po yung ibig sabihin nito? Nakita ko po yung sa mga turo ni Pablo kay Timoteo bilang kanyang ginagabayang maging pastor, ay kung magtatanong po si Timoteo kay Pablo, iniisip ko lang po, ano po? Ano po kaya yung pinakamahalagang pamantayan sa pangunguna ang pwedeng itanong ni Timoteo kay Pablo? Ano po ba talaga yung pinakamahalaga na dapat nating ilagay sa ating puso't kaisipan upang huwag tayong maging bulaang guro o yung hindi totoo sa mensahe ng Diyos? Ano po? Yan, sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. At ang tanong nga po ni Timoteo ay kung ano yung pinakamahalaga, at maaaring maging sagot po ni Pablo ay ito. Marahil ang sasagot po ni Pablo ay hindi muna tumanggap ng pangitain. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang pangitain, kailangan po ito. Pero maaaring sabihin ni Pablo na huwag muna tumanggap ng pangitain mula sa Diyos, kundi ang maging tapat sa inaibigay na mensahe ng Diyos sa Ebanghelyo ang pangunahin po dito. Dahil natatandaan ko po, tayo, di po pa bilang mananampalataya, hindi naman kaagad nagkaroon tayo ng pangitain nung tayo maborn again. Ang tunay pong nagpabago sa atin at nagkaroon po tayo ng pananampalataya ay nung makarinig tayo ng katotohanan, ng hiwaga, ng mensahe, ng Ebanghelyo. Amen po ba? At hindi po tayo naborn again dahil tayo may nakita kaagad pangitain. Ano po? So, laging nauuna yung mensahe ng Diyos sa Ebanghelyo. At ito po yung naibigay sa atin ng Diyos bago pa tayo magkaroon ng pangitain. Amen. At nalulugod po ang Panginoon sa mga tagapanguna na naninindigan para sa iglesia. Ito po yung unang prinsipyo.
Nalulugod ang Panginoon sa mga tagapanguna na naninindigan para sa iglesia. Yung singleness of purpose. Ano po ba yung purpose ng Lord? Di po ba? Talagang yung Great Commission na maipahayag yung salita ng Diyos, yung buod ng mensahe ng Biblia, ano po, maunawaan yung katotohanan ng Diyos at panindigan ito upang wag madaling, hindi po ba yung mga tagapangunang madaling maniwala sa mga kumakalat na katuruan o may mga napapadagdag, lalo po ngayon napakadami na mga librong babasahin, napakadami na mga seminars. At kahit po ako, aminado po ako, pag po kami dumadalo ng mga seminars, talagang salamat sa Diyos dahil isa lang naman talaga ang lagi mong iisipin, yung unang naituro sa iyo, yung tunay na mensahe ng katotohanan, huwag mawaglit, helmet of salvation, ano po. Salamat po sa Diyos dahil yung singleness of purpose, ayun po yung nag-empower para tinutulungan tayong lumago at yung manatili sa katotohanan. Pangalawa pong prinsipyo ay may malapit na relasyon sa Diyos. Kailangan pong lagi talagang, paano po ba yung malapit na relasyon? Praying in the spirit of gentleness sa Panginoon. Ito po yung ating laging ginagawa. Bilang mga tagapanguna, bago tayo maglingkod, bago tayo gamitin, nananalangin na talaga tayo sa Panginoon. At pagkatapos natin gamitin, ano man yung maging resulta, mananalangin palagi, lalo tayo sa Panginoon. Amen po. Dahil dun talaga gumagawa ang kaaway bago at matapos. Minsan po kasi nananalangin tayo ng matindi bago tayo gamitin. At kapag nagtagumpay, nalilimutan na natin manalangin, na which is dapat, dun nga tayo dapat lalong manalangin dahil galit ang kaaway, talagang uupensa din siya. At dun minsan nadadaya tayo at dun dumarating na tayo ay minsan ay talagang nasa saling. Ano po, hindi tayo nakaka-upensa ang kaaway. Kaya salamat po sa Diyos dahil kailangan po talaga na yung ganito, yung relasyon natin sa Panginoon ay pagbutihin natin, lalo pa tayong maging malapit sa Diyos dahil napakahiwaga ng Panginoon. Kung gaano kahiwaga ang mensahe ng Diyos, hindi natatapos, napakalawak. Hindi mo pwedeng sabihin, marami ka ng alam. Araw-araw may itinuturo ang Diyos. At bilang mananampalataya na nga lang po, kung hindi ka nalingkod, talagang marami makikita mo. Kung bubuksan lang talaga natin yung ating mata, maraming pakikibaka at kailangan huwag dun tumuon. Hindi dun sa pakikibaka, kundi doon sa relasyon natin sa Diyos, lagi tayo tumuon. Salamat sa Panginoon. Lagi ko pong naririnig ito kay Pastor Paul. Yung katatayuan natin kay Kristo. Kung ano man yung lagi niya sinasabi to, kahit ano yung pinapangaral niya, sa kanya mga pangangaral, lagi niyang naririnig namin, kahit nung sa Bible school pa, yung katatayuan mo kay Kristo. Sino ka ba sa harap ni Kristo? Ba't ganyan ang ganyan ka? Iyak ka ng iyak? O ganon-ganon. Minsan masakit, pero totoo naman po, kung bubulayan mo yung katatayuan natin kay Kristo, parang pag talagang naunawaan mo at kinain mo yung mensahe, yung hiwaga, yun yung hiwaga eh, magiging ano ka, yung hindi ka tinatalaban, walang tatalab sa'yo anumang masasakit na salita. Wala rin tatalab sa yung pandaraya ng kaaway sa kaisipan. At lalong walang tatalab sa'yo sa emosyon sa puso. Kung talagang naandun ka, nakasentro ka sa tunay na mensahe, yung hiwaga na tinatawag, yun pong ating tema. Yung hiwaga ng katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. At ang getlo po naman ay may kasigasigan sa paggawa. Ayan. Kasigasigan sa paggawa. At nakita ko naman to sa aking tagapanguna, kay Pastor Al. Talagang napakasigasig niya. Hindi siya marunong mapagod. Marami pong pastor sa Doropate na yung term na hindi marunong mapagod. Ano po, masigasig sa paggawa. Parang kada linggo, kada magpipreach, laging parang may revival. Ano po, ayan, kasigasigan sa paggawa. Ito po yung nakita ko sa aking tagapanguna. Ang temang lagi niyang sinasabi, patay kung patay. Yung kanyang favorite life verse na sa Gawa, kapitulo 20, talatang 24. Ang sabi po doon, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. At ang pang-apat naman po na prinsipyo ay may malalim na pagmamahal sa mensahe ng Diyos. Ito nga po yung sinseridad.
yung sinseridad sa mensahe ng Diyos na nung tayo baguhan, parang napakasarap talaga laging magbasa ng salita ng Diyos kasi wala ka pang alam. Pag binabasa mo ang salita ng Diyos ay talagang feel na feel mo na naririnig mo yung boses ng Diyos na siya talaga yung nagsasalita. At habang tumatagal ka, parang nagiging normal na lang yung pagbabasa mo ng Biblia. Ano po? At minsan nadadaig pa nga tayo ng mga binabasa nating, mga binibili nating babasahin, na may mga komento, at na, nakatutulong naman po. Pero ang pinupunto ko po rito ay back to basic. Naturo din sinasabi nun ni Pastor Paul sa amin sa Bible School. Kahit nga kayo, pwede kayo makagawa ng komentary. Eh, bago kayo magbasa ng mga komentaryo, eh siguraduhin mo lang na nabasa mo na lahat ng laman ng Biblia. Bilang mga pastor nga, walang pwede magmalak. Nabasa ko na lahat ng laman ng Biblia dahil talagang hindi ito masasaulo. Ano po, araw-araw may kapahayagan ng Diyos sa bawat binibigay niyang buhay sa atin, sa bawat nararanasan natin, may kapahayagan ng Panginoon. Kaya tunay na salamat po sa Diyos dahil may mga tagapanguna na hindi sila leader in position. Sila po yung tinatawag na leader with permission, na talagang pinakita nila na sila ay mga katiwala lang ng mensahe ng Panginoon. Amen. Salamat po sa Diyos at kahit po doon sa ating superintendent, kahit Pastor Leopoldo Masaredo, laging ang tema naman ng kanyang pangangaral ay yung pananampalataya. Talaga pong gamit na gamit hanggang ngayon nagre-rema. Nung kami mga estudyante pa, tumatawa kami pero totoo naman sa puso na kahit puro patotoo, puro kwento ang mga itinuturo ni Pastor, pero isa lang pala yung pinapahayag ng kanyang tema. Laging pananampalataya. Laging dagdagan ng pananampalataya. Laging humingi sa banal na spirito na dagdagan pa ang pananampalataya lalo sa huling panahong ito. Talagang kailangan po natin ng matinding pananampalataya upang huwag tayong madaya at makapanatili at makatayo at manindigan sa tunay na mensahe, sa hiwaga ng mensahe ng banal na salita ng Panginoon. Ayan, amen. At salamat po sa Panginoon. At sabi nga po dito sa 1 Corinto 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Salamat po sa Panginoon, sa Kanyang mga salita. At ito pong verse din ito ay lagi ko pong binabalikan kapag ako ay naglilingkod bilang inanantahanan, bilang asawa ng pastor. Marami po tayong ginagawa sa ubasan ng Panginoon. At kapag po tayo napapagod, uuwi ka sa verse na ito upang ma-restore ang ating kalakasan at muling makatayo at makapaglingkod sa ubasan ng Diyos. Marami pong salamat. Salamat po. Kami po ay sumasaludo sa aming mga tagapanguna, kay Pastor Paul. Salamat po sa Diyos, sa kanyang buhay, sapagkat sa aming ministeryo po sa kabatang, siya po ay naging worship leader namin. Dahil ang mga anak ko po ay nag-aaral pa noon, wala pa ho kami mga worship leader. Nilalagay ko lang po yung CD, pinapatugtog namin, at yun po yung sumasabay po kami para mag-worship. Yun po yung 10 taong ganun. At salamat po sa Panginoon dahil kaya kahit hindi siya nakikita ng mga miyembro, ay kilala siya dahil yung kanyang awit ay talagang yun po yung aming inaawit sa worship. At nung naman po magkaroon nga ng gantong FB sa workers' devotion po namin, siya naman yung aming pastor. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sumasaludo po kami sa inyo, Pastor Paul. Tunay po kayong lingkod ng Diyos at tataglayin po namin, laging tatandaan yung mga mensaheng ibinigay sa inyo ng Panginoon na naisalin niyo po sa amin. In behalf of Pastor Greg, kami po yung nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa lingkod na ito ng Diyos. Sa inyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung namalangin. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami pinili nyo, kami kinatagpo nyo, kami na born again, kami tinuruan yung magmahal din, magbalik ng pagmamahal sa pag-ibig na inilaan nyo sa amin. Kami tinuruan yung maglingkod. Salamat po sa mga ginamit nyo sa amin, Panginoon. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Daming dalangin, Panginoon, patuloy niyo pang gamitin, Panginoon, ang pamilya ni Pastor Paul, ang buong Masaredo family, yes, ang kabuuan ng Dora Faith Churches, O God. Yes, Lord, lalo pong magkaroon, naramdaman po namin sa bahaging ito na siya kinuha niyo na, lalong lumakas, Panginoon.
yung bahagi ng mensaheng iniwan niya sa aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Lalong lumakas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa anointing. Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Lord, gawa nga po, O Diyos, lagi namin nasain yung sinseridad. Nasain yung sinseridad, yung katotohanan. Maging totoo kami lagi sa mensahe mo, Panginoon. Hindi lang ito may bahagi namin, kundi kami mismo, Panginoon. May apply namin sa aming buhay. Madatnan mo kami, Panginoon, na naando sa ganung sitwasyon. Na nasa sa iyong katotohanan, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Yes, Lord God. Salamat po, Manang Espiritu. Sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Amen. Umaga po muli. Praise the Lord. Ngayon, purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. At ayan po, mula po sa District 6, dito po sa Parian, kasama po natin ang Pastora Cheryl at si Teacher Charlotte. Ayan. Siyempre si Pastora Eloy at ang inyong pong lingkod. At muli po, sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga Happy po sa ating lahat. Happy New Year Happy po. Happy New Year po. God bless you. God bless po.